Mga kababayan, binabati ko po ang lahat ng isang maligayang pagdiriwang para sa 264 na taon ng pagkakatatag ng Bataan bilang lalawigan. Birthday po ng ating minamahal na lalawigan ng Bataan. Taong 1757 nang magtagumpay si Gobernador General Pedro Manuel Arandia na ihiwalay ang Bataan sa Pampanga at pagbuklo rin ang military district ng Mariveles. Sa loob ng 264 years, hindi biro ang mga gerang sinuong ng ating minamahal na lalawigan. Sinakop tayo ng mga Kastila ng may 300 taon. Dumating din ang mga Amerikano at tayo ay muling napasailalim sa mga dayuhan. Ang masaklap na kapalaran ng ating probinsya sa ilalim ng mga Hapon ay hinding-hindi natin malilimutan. Naging last stand man ng digmaan ng ating lalawigan, nangibabaw pa rin ang kagitingan at sakripisyo ng ating mga kawal sa panahong ito. Ang Mount Samat sa Bayan ng Pilar ang moog na nagpapaalala ng kabayanihang ito na siya rin buhay na simbolo ng bunker na ngayon ay nagsisilbing tanggapan ng ating provincial government at iba't iba pang ahensya ng pamahalaan. A workplace that embodies the desired culture of public service and governance inspired by the faith, courage, and camaraderie of war heroes. Sa araw na ito, ngayong 2021, mas makabuluhan ang ating paggunita sa mayamang kasaysayan ng ating probinsya dahil tayo ay nasa gitna pa rin ng pandemya. Ang ating foundation anniversary ay mas makahulugan dahil ito ang pinaghuhugutan ng isang matatag at makabagong One Bataan. Bago pa man nagpandemya, meron na tayong nagkakaisang adikain ang mabigyan ang ating mga kababayan ng mas mainam at dekalidad na pamumuhay sa pamamagitan ng mahusay na serbisyong publiko. Layunin nating maabot ang mas mataas na antas ng pamumuhay para sa bawat pamilya, kung saan ang bawat miyembro ay produktibo at kapaki-pakinabang. Ang makabagong digmaang pangkabuhayan ang buong puso nating sinusuong bago pumutok ang krisis na dala ng COVID-19. Subalit sa halip ay kinailangan nating pansamantalang harapin ang naiibang laban na nakasentro sa kaligtasan ng lahat. Gusto ko pong ibahagi sa lahat na ang ilan sa mga naipatupad na nating effective measures kontra COVID-19 ay tinatawag nating best practices ng Bataan at malayang pinapamarisan ng ibang probinsya at bayan. Ang ilan po dito ay ang kusina sa barangay at ang pamamahagi ng 25 kilong bigas sa bawat tahanan, ang pagkakatayo ng One Bataan BGHMC RT-PCR Laboratory sa Balanga City habang inihintay natin ang tuluyang pagbubukas ng MDH Molecular Diagnostic Laboratory sa Mariveles, ang pagtatalaga ng BGHMC at MDH bilang exclusive COVID-19 facility, ang pagtatatag ng Seal of COVID-Free Barangay kung saan nagbibigay ang panlalawigang pamahalaan ng incentive sa mga barangay na nagrehistro ng zero o mababang COVID cases, at ang bagong tayo na Mega Q o One Bataan Central Mega Quarantine and Isolation Facility na may 300-bed capacity kung saan centralized na ang processing at monitoring ng mga suspect at probable cases ng COVID-19 sa Bataan, lalo na sa hanay ng mga umuuwing OFW, seafarers at balikbayan. Ang mga proyektong ito ay bunga ng ating sama-samang pagpupunyagi para labanan ang hindi nakikitang kaaway. Sa katunayan, patuloy pa rin ang pamamahagi ng tulong mula sa pamahalaan
Katulad nga ng food packs na sinimulang dalhin sa bawat tahanan ngayong Kapaskuhan. Katulad noong panahon ng gera, nakita natin na ang laban ng isa ay laban ng lahat. Napatunayan natin ang malalim na malasakit sa ating kapwa ay siya ring magliligtas sa ating sarili at sa ating pamilya. Ako po ay buong pusong nagpapasalamat sa inyong lahat. Kayo po ang mga tunay na bayani ng ating bayan. Kaya't sa pagharap sa kinabukasan, bit-bitin natin ang taglay na katapangang ipinakita nating lahat nitong nakaraang taon at gawin nating timon sa paglaban sa mga hamon ng 2021. This is the most appropriate way to celebrate the greatness of our history. Muli po ang aking buong pusong pagbati sa lahat sa okasyon ng 264th Foundation Day ng Bataan. Maraming salamat po sa lahat ng mga taong bumubuo at nagtaguyod ng pagdiriwang na ito. Patuloy nawa tayong patnubayan ng ating Panginoon.